Ayan, good morning mga idol. Good morning sa inyong lahat. Welcome to my channel. And sa video na ito ay gagawa lang tayo ng konting comparison between sa Honda Beat 110, yung premium. And ito naman yung SkyDrive Sport 115. Pag-uusapan natin yung forma niya, yung design niya, and then try natin i-test drive itong dalawa kung ano ba talaga yung maswak sa inyo. Pareho silang maliit. So, swak na swak ito mga idol sa mga singit-singit, city driving. So, wala itong problema. Pero silang maganda. Napakaganda ng kanyang fairings. Napakatulis ng kanyang pagka-design. Ang brand na gamit na gulong nito is IRC 80x90 14 inches. Nandito naman sa Honda Beat ay pareho lang sila. 80x90 and then yung brand niya ay Federal. Alright, sa likod naman ay 90x90, yung brand niya ay pareho lang IRC. And sa Honda Beat ay the same 90x90 and then Federal yung brand ng kanyang gulong. So, ito yung compartment ng SkyDrive Sport. And ito yung tools. And pwede na. Ito naman yung nalagyan ng gasolina. So, yan siya. Ganyan kalaki mga idol. Alright. So, yan. Esensya na. Meron akong mga gamit. Meron akong black lava. Meron akong oil. Meron akong mga mount dito. Tsaka ibang gamit. So, basically mga idol, kung nakikita nyo, malaki talaga ang compartment nitong Honda Beat kung ikumpara mo sa SkyDrive Sport. Yung oil 800 ml, kasya siya. So, ang laki pang space, no? Ang laki pa ng space niya, kayang kaya pa lagyan ng tripod, yung selfie stick, yung tools, kaya pa yan, kaya pa yan lahat. Oil pa lang ito mga idol, oil pa lang ito. Kasya naman, kasya yung oil, pero ito hindi natin kayang ilagay mga idol, itong tripod. So, hindi na siya kaya. So, ibig sabihin, mas maliit ang compartment nitong Drive Sport compared sa Honda Beat. Sa SkyDrive Sport, pareho sila ng sukat. Pareho ang laki sa left and right na pocket. Ito naman sa Honda Beat mga idol, malaki siya dito sa left. Then sa right, hindi siya ganun galaki. Hindi siya pantay yung sukat ng laki niya. Ito naman yung ignition switch ng Suzuki SkyDrive Sport mga idol. Pareho lang naman sila ng Honda Beat, basic lang. Ang wala lang dito sa Suzuki SkyDrive Sport is yung parang pin na kapag gusto mo siyang ilock or isirado itong bahaging ito mga idol, gagamitan mo pa siya ng susi. So, papakita ko sa inyo. Yan. Gagamitan mo pa ng susi para malock mo yung susian niya. Oo, di ba? Kaya nga nang sabi ko, sa Suzuki SkyDrive Sport, wala siyang pin na pwede mo siyang i-close yung ignition switch niya. Kung meron kang ganito, pwede mo siyang i-lock. Yan, o diba? And mabubuksan mo lang siya ulit, gagamitan mo pa ng susi. O, ito na siya. Ito ang meron sa Honda Beat mga idol na wala sa Suzuki SkyDrive Sport. So, pag-uusapan naman natin yung mga features nilang dalawa. So, sa left, yeah, usually nandito yung high normal beam. Yan. And then ito naman yung signal lights left, right. And then ito naman yung horn nandito. And then sa right, headlight switch. So ito yung naka-off yan. And then kapag gitna, park light on. Then ito, headlight, iilaw yung headlight niya kapag nakaganyan yan. Start button. Yan. So, sa kanyang speedometer panel naman mga idol, meron siyang ganitong calculation, yung para siyang, hindi ko alam anong tawag niyan, basta ganyan siya, hindi siya digital, hindi ko talaga alam anong pangalan ng ganyang technology. So, ito yung takbo mo kung gaano ka kabilis, yan. Then, ito naman yung fuel gauge mo mga idol. So, kung napapansin nyo, naka-empty yan. Diba, naka-empty yan. Then
tataas lang yung fuel gauge indicator kapag pinaandar ko na itong motor. Try natin. Alright, so kita nyo naman, umaangat siya. Umaangat yung fuel gauge indicator niya. Ewan ko bakit ganyan siya. So, sa gitna, ito naman yung check engine. Kapag merong problema yung FI nyo, yung makina ng motor na ito, mag-iilaw yan sa bahaging gitna. Andito naman sa left, ito naman yung high beam. So, kapag nagka-high beam ako mga idol, iilaw yan. Tingnan natin kung nakikita ba ng camera. So, ayan, kung napapansin nyo, umiilaw na siya. And then dito sa right, ito naman yung signal lights indicator. Kapag naka-signal left ka or right, iilaw yan. Wala siyang brake lock mga idol. Kasi parang standard na yan sa mga scooter ngayon na meron talaga siyang lock. Pero sa Suzuki Skydrive Sport, wala siyang brake lock. Alright, ito naman sa Honda Beat mga idol. And sa left, meron siyang as usual, yung high beam, normal beam, or low beam. Then, ito naman yung kanyang horn. Sa mga Honda bikes kasi, nandito yung horn nila, nasa gitna, hindi tulad ng ibang bike na nandito. So sa Honda, or sa Honda Beat, nandito yung horn sa gitna, and then sa baba yung signal lights, yan, left and right. Ito naman sa right, ito naman yung idling stop system. Kapag Honda Beat Premium ang kukunin nyo, meron talaga siyang ganitong feature, yung idling stop system. Ibig sabihin, kapag tinurn on mo itong feature na ito mga idol, and then kapag nasa traffic ka or even hindi ka tumatakbo, automatic mamamatay yung makina ng Honda Beat. And then maaandar mo lang siya ulit, hindi mo na gagamitan ng start button. Pipigain mo lang yung throttle niya and then aandar na ulit automatic yung makina ng Honda Beat. Yan yung idling stop system na feature dito sa Honda Beat Premium mga idol. Ito yung takbo mo kung ilan na yung speed na nakuha mo. Yan, wala siyang RPM. And ito naman yung odometer mo. At nandiyan rin yung fuel gauge indicator kung magkano na lang ang laman ng gasolina mo sa motor. And then ito yung check engine. Ito naman yung idling stop system. Kapag naka-on yung ito, mag-iilaw dyan mga idol. Yung high-low beam indicator, ito naman yung signal light. So sige, try natin. Ito naman yung high beam mga idol. Yan, umiilaw siya kapag naka-high beam ako. Ito naman yung idling stop system. Turn on natin. And ito naman yung eco mode. Yung meron sa Honda Beat. Ibig sabihin, kapag tumatakbo ka lang mga idol and then hindi ka naman walwal mode, iilaw yan. Ibig sabihin, parang ginagamit ng FI nitong Honda Beat yung pinaka optimum na tipid mode nitong Honda Beat. Kapag gusto mong ilock yung gulong mo sa likod, gagamitan mo ng brake lock or handbrake ba, iwan ko anong tawag talaga niyan. So yan, yan yung feature na meron dito sa Honda Beat FI Premium mga idol. Even sa standard na Honda Beat, meron siyang brake lock, hindi lang ganito yung forma niya. So para sa akin, napakagamit nito, lalo na kapag gusto mo mag-park pa uphill or downhill, ilock mo lang ito para yung gulong niya sa likod ay maglalak. Yan. Sa Skydrive Sport, wala siyang ganyan mga idol. Pareho lang sila kung paano ba siya paandarin. On lang natin. And then, pipigain mo lang yung brake either sa left or right and then push the start button. Yan. Turn on natin. Pigain mo lang yung brake sa left or sa right, then click the start button. Yan, andan sa mga idol, pareho sila. Standard na sa mga motor na mga scooter na meron siyang ganyang feature kapag nakabukas yung side stand, automatic mag-off yung makina ng motor. So sige, try natin. Try, papakita ko sa inyo ano yung ibig sabihin mga idol. So yan, umaandar na itong motor na ito.
So buksan natin yung side stand niya. Oh, di ba? Wala siyang feature na ma-turn off yung makina kapag binuksan mo yung side stand. So kung nakikita nyo, umaandar pa nyo yung makina niya. So puntahan natin sa Honda Beat. Papakita ko sa inyo ano ba yung ibig sabihin ng parang feature na na-turn off yung makina niya. Ayan, naka-andar na itong Honda Beat. Then buksan ko itong side stand niya. Ayan, automatic, namamatay yung makina niya. And then kapag nakabukas din ito, hindi mo rin pwedeng paandarin itong Honda Beat, mga idol. Yes, tama yan. Para siyang safety feature. Kung sakaling nakabukas pa ito, hindi talaga siya mag... hindi aandar itong motor na ito, mga idol. So, papakita ko sa inyo. Ayan, nakabukas yung side stand. Kahit anong piga mo yan, di yan aandar. Except na lang kung i-close mo itong side stand. Yun, no? Diba? Ang napapansin ko din dito sa SkyDrive Sport ng Suzuki, kapag pinaandar mo yung makina niya, meron siyang sound na parang nabibiyak or ewan ko. Papakita ko sa inyo, mga idol, anong ibig kong iparinig sa inyo. Oh, sige. Naka-off itong motor na ito. Oh, turn on natin. Then papaandarin natin and then pakinggan nyo yung tunog ng kanyang makina kapag pinaandar ko ito. Sige. Kita nyo yun? Or narinig nyo yun? Para siyang mayroong nabibiyak na hindi ko alam. And wala namang problema niyan, mga idol. Parang ano lang yan. Yan lang talaga yung gamit na technology nitong Suzuki SkyDrive Sport. So puntahan naman natin dito sa Honda Beat. So again, naka-turn off itong motor na ito. Turn on natin, then papaandarin natin. Para makita nyo yung kaibahan ng tunog ng makina nilang dalawa. Sige. Yan, napapansin nyo ang tahimik ng makina niya kapag pinaandar mo. Pagdating sa headlight, mga idol, kapag stock, walang binago, kapag stock na Honda Beat, mapa-premium man or mapa-standard, hindi siya LED yung headlight niya, halogen siya. And then yung signal lights niya dito mag-iilaw sa Honda Beat. And same thing din pagdating dito sa SkyDrive Sport, hindi siya LED, then halogen siya. Pero kung napapansin nyo, dalawa yung ilaw niya sa loob ng kanyang headlight. Yan, and dito naman yung signal lights niya. Sa performance ng Honda Beat, mga idol, city driving, kahit long drive, kaya maganda siya, mga idol, maganda. And then sa kanyang suspension, parang ang ano niya, mga idol, ang bouncy ng response nitong Honda Beat, mga idol. Paan ka sa konting lubak-lubak, mas ramdam mo talaga. Kayang abutin ang 100 km per hour nang walang problema. Woohoo! Alright, so nasa 80 lang yung takbo ko. Wala namang problema, mga idol. Stable na stable ang Honda Beat. At yun nga, gaya ng sinabi ko kanina, kapag malakas na yung takbo mo, umabot ka na ng 100 km and mararamdaman mo na yung Honda Beat ay napakagaan ng kanyang harapan or bahagi ng harapan ng motor ng Honda Beat. Parang ang gaan na ng motor. Tayo natin. Alright, 100 kph na tayo. So yan, gaya ng sabi ko, napagagaan na ng harapan ng motor na ito. Parang delikado nang ituloy-tuloy yung takbo mo nang malakas. So again, sa Honda Beat, walang problema, stable pa rin siya. Basta hindi lang kayo aabot ng 100 kph. Ayan, ramdam mo na yung nagwiwiggle na yung harapan ng motor na ito, ng Honda Beat. Kasi gaya ng sabi ko, magaan yung harapan niya lalo na kapag malakas yung takbo mo. Pero overall,
stable naman talaga siya, mga idol. Stable naman siya, walang problema. And then, yun nga, bakit kailangan mong magpalakas ng takbo sa mga ganitong motor na yung capacity niya hindi naman talaga malakas. Sakto lang na magamit mo papuntang work or daily service. Wala namang problema. Wag lang talaga kayong maghanap ng motor na malakas yung top end speed nitong sa Honda Beat. Alright, yun nga pala, bago ko ito i-test drive. Napapansin niyo, mga idol, itong motor na ito, ang laki ng kanyang space sa bahaging ito. Yan. Alright, so ito naman sa Honda Beat, mga idol. Kung napapansin niyo, and then ang liit ng kanyang space dito. Yan. 'Di ba? Pero okay naman, mga idol, hindi naman siya problema talaga. Pinapakita ko lang sa inyo na mas malaki ang space ng SkyDrive Sport compared dito sa Honda Beat. Alright. Performance, mga idol. Wala naman akong nakikitang pagkakaiba ng Honda Beat tsaka sa SkyDrive Sport. Ang pansin ko lang sa andar ng makina nitong Suzuki, or siguro lahat ng mga Suzuki na motor, iba talaga yung andar or takbo ng makina niya. Pero mabilis siya, mga idol, mabilis siya. Idol. Halagi. Ay, nagbuhat ako kuha na eh. Nakakumotor ako nang gibuhat ang video. Nag-vlog ka? Gabang ro, gabang. Nag-vlog ka? Video ray. Yo der. Ha? Sige, lang sa Diyos. Yan, gaya ng sabi ko, mga idol, iba ang tunog ng kanyang makina kapag pinatakbo mo na. Pero mayroon siyang garaga, grrr, parang ganun. Drrr. Hindi katulad sa Honda Beat na ang tunog niya smooth pa rin. Pero hindi naman siya nakaka-apekto sa performance ng motor. Or kahit hindi malakas, kahit nagre-rev ka lang, parang ganyan yung tunog ng makina niya. And then mararamdaman mo naman kapag nagda-drive ka na nito. Tingnan natin yung lakas niya. So one thing, mga idol, 'di ba? Sabi ko kanina, magaan ang Honda Beat kapag malakas yung takbo. While ito sa Suzuki SkyDrive Sport, iba naman. Iba naman kanyang dating. Mabigat yung harapan niya. So ibig sabihin, kapag malakas na yung takbo mo, hindi siya basta-basta nagwiwiggle. Kasi na-testing ko na ito, papunta kami ng Naga kagabi. Na top speed ko talaga siya, 100 plus. Hindi ako nagkakamali, 102, pero kinulang ko sa daan. Sa tingin ko, meron pa namang ilalakas yun. And then, feel na feel ko talaga yung stable ng motor na ito. Ako talaga, mga idol, napawaw talaga ako sa suspension nitong SkyDrive Sport 115. Yan, gaya nito. Mga konting lubak. Napakaganda talaga ng response niya. Parang yung feeling na sumasakay ka ng taxi. Oh, grabe. Ang ganda talaga ng suspension niya, mga idol. Grabe. Believe talaga ako sa suspension nitong SkyDrive Sport 115. Napakaganda talaga. Alright, kung nakikita nyo, mga idol, nasa 100 kph na ako. So ramdam ko talaga yung pagkaka-stable ng motor na ito kahit malakas yung takbo mo. Kasi mabigat yung harapan niya, hindi katulad sa Honda Beat. Kahit kasalubong ko yung hangin, yung feeling na malakas yung hangin and then kasalubong mo pa, pagdating dito sa SkyDrive Sport 115, hindi magwiwiggle ang motor mo, mga idol. Hindi basta-basta magwiwiggle. Kahit malakas yung speed mo and then kahit kasalubong mo yung hangin, napaka-stable niya talaga kapag malakas yung takbo. Based on my observation,
mas madaling umabot ng 100 kph ang Honda Beat kumpara sa SkyDrive Sport. But then again, hindi mo naman talaga kailangan 100 kph yung takbo mo kahit city driving or long drive. Hindi mo naman yan basta-basta mamaintain na ganyan yung takbo mo. So takbo chill lang tayo, mga idol. I'm sure pagdating sa fuel consumption itong SkyDrive Sport at saka Honda Beat, I'm sure aabot ito ng 40 km, or mahigit 40 km, or even siguro 50 km per liter. Aabot itong ganitong mga bike, mga scooter, mga idol. Basta hindi ka lang talaga walwal mode, I'm sure aabot niya ng 40 to 50, even 55. Depende talaga sa takbo mo, mga idol. Depende yan sa pagpiga mo. Yan lang, mga idol. Yun lang yung personal review ko dito sa dalawang bike na ito. And again, masasabi ko sa kanilang dalawa, pareho silang maganda, mga idol. Solid yung pagkakagawa. I'm sure Honda and Suzuki, quality talaga yan, even Yamaha. So thank you for watching. God bless. Ride safe palagi. And sige.